tatlong ibon sa isang bato. Politically, gusto nilang palitawin na kung may pamamahagi sa huwad na paraan, mapanlilang na paraan, ang timagsasakang eskima, yung Hacienda Lucita, palilitawin ng gobyerno ng rehimeng U.S. Aquino na tagumpay ang huwad na CARP at carpenter. At tapos na ang problema sa kawalan, kakulangan ng lupa sa buong bansa. Wala nang monopolyo sa lupa ng ilan. Inyong isa. Yung dalawa pa, parang nung panahon din ng dating Pangulong Cory Aquino, ginamit ng mga kawangko ang kapangyarihan ni dating Pangulong Cory Aquino para maiiwas sa pisikal na pamamahagi yung lupain ng Hacienda Lucita. Naiiwas, naitakas, napaloob sa huwad na staff distribution option. So tagumpay ang pamilya Kawangko Aquino sa pamamagitan ng dating Pangulong Cory Kawangko Aquino. Ito na naman, ginagamit ng pamilya Kawangko Aquino ang kapangyarihan meron si Pangulong Noynoy Aquino. Eh sino ba ngayon si Pangulong Noynoy Aquino? Eh siya lang naman yung Pangulo, chairman ng Presidential Council, Presidential Committee o Council o Nagrara-Reform. No? At siya rin naman ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. At siyempre, dahil nasa administrative supervision ng Pangulo, lahat ng mga ayansya, nasa ilalim din niya ang DILG at ang PNP. So itong ginagamit President Noynoy Aquino, yung pagiging chairman ng PARC, Presidential Agrarian Reform Council, at pagiging Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. Ngayon, baka sabihin, bakit magkaugnay yung usapin ng lupain sa Hacienda Lucita at usapin ng port? Ipapakita ko sa inyo na malinaw na magkaugnay. Bakit? Doon sa panukalang budget sa 2014, mayroon doon nakatabi na 5 billion pesos para sa Land Bank of the Philippines para ipambayad yan sa land owners compensation. Okay. Pag nasaklaw ng huwad na reforma sa lupa, ang Hacienda Lucita, ito pala una, ang original na sukat ng Hacienda Lucita ay 6,453 hectares. Okay. Ang nasaklaw ng SDO, huwad na SDO ay 4,115 hectares. Pero sa dakong huli, yan sa survey na ginawa ng DAR with FF Cruz, lumalabas 4,099 hectares na lang. Ilan ang nawala mula doon sa 6,453? 2,354 hectares ang nawala. Okay? Hindi lang yan, minimum lang yan. Bakit? Eh, nangangamtaman Tadeco eh. Doon sa 4,099 hectares, di ba, minumuhunan niya at babawasan pa niya yun. So, ibig sabihin, may lupa na ang pamilyang Kawangko Aquino. No? Matira na. No? Laki. Ngayon, kung hahalagahan mo yung 4,099 hectares, hindi sa 40,000, malinaw yun. Ang offer nila 70,000. Pero hindi dyan magkakasya ang pamilyang Kawangko Aquino. Tatakbo pa yan sa quasi-judicial proceeding, no? Sa DARAP, para sa papataas pa nila yung just compensation. Pag nag-offer ang DARAP, hindi na natatanggapin yan, tatakbo pa sa Special Agrarian Court. Okay? Pag nag-desisyon ng Special Agrarian Court, hindi pa rin nila tatanggapin yan, tatakbo doon sa Supreme Court. Sino ba ngayon ang Chief Justice ng Supreme Court? Aponte, Ninoy-Noy, President Noynoy Aquino, at isa doon sa anim na ang tindig noon sa botohan sa Supreme Court, ang time of taking ng lupain ng Hacienda Lucita, itong 4,915 hectares, ay hindi November 1989, kundi January of 2006. Magkano na ang presyo na isa hektaryang lupa sa Hacienda Lucita na tinamaan ng STX? 1 million pesos. Okay? 4,099 hectares multiply by 1 million, 4 billion pesos. Okay? Pag na-delay ang payment ng land bank, maghahapon ng 12% interest yung Kawangko Aquino. Malamang aabot ang Supreme Court. Another 400 million pesos. So itong pala almost 4.5 billion pesos. Kaya yung 5 billion nakatabi na ron sa 2014. Kanino port na yun? Hindi lang kay Presidente.
ang recipient nun yun, yung pamilya ko, Wangco Aquino. May lupa na, may pork pa. So malinaw ang ugnayan nung dalawa. Kaya nga, makikita natin, kalamon si President Tony Aquino nasa Zamboanga City, kaya ang nag-iisip nun, parati, nasa Hacienda Lucita. No? Akala mo lang ang isip niya ngayon na doon sa nagaganap sa Zamboanga City. Hindi po. Ni isang araw, ni isang saglit, hindi mawawala ang tuon ng pag-iisip, atensyon ni Pangulong Noynoy Aquino sa Hacienda Lucita. Kaya yan po, makikita natin dito, hindi pwedeng mawala ang kamay ni Pangulong Noynoy Aquino para ipagtanggol ang makauling interes ng kanyang pamilya, ng pamilya ko, Wangco Aquino. Kaya walang dahilan para hindi ituloy ang laban para sa lupa, justisya at katarungang panlipunan ng mga magkasakat manggagawang bukid sa Hacienda Lucita. Maraming maraming salamat po.